1, 2, 3. So, tikam muna. This is it. Tikman ko na. Oh my gosh. Nako. Parang bawal sa may almoranas. So, ito natin. Tikman na natin ang carbonara rendition ni Chef. Ayan. So, ito na ang kanyang gagawin. My favorite. Seafood Diablo Kinemerut. Okay, ano na yan, Chef? Diba, yan na yung seafood. Papadel. So, dapat tendency dito. Papadel? Parpadel. Parpadel. Dapat to nakabitin para hindi siya nag-crumple. Wala tayong bitinan, so okay lang yun. So, ito. Nagpapakulo na ako ng tubig. Tapos, ano muna yung mga recipe? No. Hindi, okay? Papakuloan ko muna. Ito muna. Pag binoil ko, diretso gawa na tayo ng... Dapat to medyo masingit na. So, napansin nyo, hindi ako naglagay ng salt dito. Kasi pag binoil ko naman, salty naman yung tubig ko. Ba't nilalagay mo to ng salt? Yung iba naglalagay. Pag tinitigla nila. Aso, ayaw ko lang siya lagyan ng asin kasi mabilis mag-dry. Ah, ganun ba yun? So, ilalagay na natin to. Mabilis lang to, ha, guys. Mabilis lang to. So ngayon, habang pinapakuluan natin yan, papakita ko sa iyo yung ingredients ng... Ano yung seafood? Seafood, Diablo, Papadel. Papadel. So kailangan natin ng onion, garlic. Nakita nyo yung sili, nilagay ko yung buto kasi kailangan maanghang siya. Ah, so, kasi nga Diablo. Dalawang sili, tapos mixed seafood, tapos pomodoro. O di ko yung tomato sauce. Tomato sauce, nanablend. Nanablend. Tapos, anong tawag dyan? Parsley? Hindi. Ano yan? Ano ba ito? Kaka-crossin nila natin kanina. Nablanko na rin ako. Ano nga? So, ang basil lang, hindi ko na kailangan i-chop. So, kailangan buo-buo lang siya ganyan. Tanggalin lang yung tangkay, yung matigas. So, hugasan. Lagi nyo tatandaan lahat ng gagamitin nyo. Bago nyo iluto, hugasan nyo muna. Pati ito, cheese? Hindi yan. So, ito. First, kasama rin yan white wine. Ibubukas na lahat dyan? Salt and pepper. Dito, hindi. Habang niluluto mo kasi ito, kailangan ginagawa mo na yung sauce mo. Kasi para pagka, hindi mo na siya, wala na siyang resting time. Diretso na siya sa sauce mo. Ah, okay. Mabilis lang kasi to. So, kailangan mabilis din tayo kumilos. Pag dito. So, gusto ko to. Lipat natin to dito. Habang nag-boil. Ang mainit. Para kita mo. So, first, olive oil. Kung mahiya sa olive oil, healthy naman siya. So, and then, onion. Onion. Maliliit lang naman to, so pwede natin isabay na itong garlic. Tapos, sasabay na natin sili. Kailangan maanghang siya. So, napansin nyo ngayon lang ako nagsabay ng sili. Kasi nga kailangan bonggang-bonggang ahang. Oo. Kasi nga Diablo. Tapos, seafood. Mabilis lang to. Hindi kailangan... Mabilis lang pala. Tama na yun. Ano ito, Chow? So, kita nyo ito. Pasta ko. Maluluto na siya agad, di ba? Hindi lang siya ng konti. Kasi nagtutubig yung ano, seafood. Seafood, o.
Ano yung kamatis na ginamit mo? Cherry tomato. Cherry tomato. Special. Itong pundoro, tomato sauce. You have. Pomodoro. Basil. Tapos pepper. Paminta. So may, alam nyo naman, mahilig siya ito sa paminta. So, tatarin natin ang paminta. Sin. So, lagi nyong titikman. Matabang pa. Muso. Dapat. Kita nyo, hindi ako naglalagay ng mga preservatives. Puro natural lang. Kasi mas maganda siya pag natural lang. Diba? Ano yung preservative? Anong betchin? Oo, mga betchin, mga chicken powder. Pag nagluluto ako ng pasta, hindi ako naglalagay. Puro natural lang yung ano, yung mga ingredients ko. So, nakita nyo ganito na, pagka kailangan nyo ng konting oil, lagay nyo siyang olive oil. Kimata ako sa olive oil, okay lang. So, lagay na natin ito, diretso. Ah, diretso? Hindi siya nirest? Hindi na, hindi na. Na siya. So, hindi nyo na kailangan magbantay ng ano. So, plate na natin siya. Dente pa rin, di ba? Hindi pa rin siya overcook. Namalik. Nais ko. This is it. Wow. Na ang seafood jablo. Seafood jablo. Parpadel. Parpadel. O, tigman mo na, babe. Sarap. My gosh. Tignan mo na. Yummy. Manghang to. Hindi naman gaano, pero kaya naman. Edible naman. This is it. Tignan ko na. Parang bawal sa may almoranas. Parang maanghang ko. Hindi, hindi gano'n. Ay, hindi, hindi gano'n. So, pag maano, pwede na ito ikat? Oo, pwede na. Para lang siyang ganyan, saggy, kasi fresh daw siya. Pero, yung may bite pa rin, di ba? Ayaw ka na. Ang arte. Babe, grabe naman ito. May isa pa. Oh, uy! Ka-artihan na yun. Grabe talaga ito, babe. Sus. Ay, grabe. Super sarap. Kaya ka na naman. Mas masarap pa ito yung sa niluto mo sa akin yung seafoods na kinemi. Hindi kasi maganda ka rin. Yan ang kagandahan pag fresh daw yung ginagamit mo. Ah, yun yun. Ah, kaya pala. Iba? Iba din yun. Oo, kaya sa restaurant. Pag nagsiserve sila ng fresh pasta daw, iba rin yung ano. Iba yung dating? Oo. Iba yung lasa, iba yung... Sa before sa akin, ganyan. Lahat ng sineserve na yung pasta is homemade yung pasta. Sarap, guys. As in, OA. OA sa sarap talaga. Madali pa siyang gawin, di ba? Tama na, ate. So, OA. May isa pa, may isa pa. Mayroon pa? Oo. Ito naman, cagliatelle. Magawin namin natin yan. Ay, fettuccine. Break time muna, kakain muna ako. Okay. Huwag mo ubusin, baka... Kain muna tayo. Oh, sige na. Bye. Sarap.
So ano nang next mong gagawin? Ito na yung... Pagod na. Cancel na. Hindi. So next na gagawin natin is rendition ko naman ng carbonara. Rendition? Sa akin. So singer ka rin? Hindi. Sa akin naman. Na ginawa, version? Oo. Na ginawa ko naman. Ginagawa mo na ba ito sa mga restaurant? Ginawa ko na dati. Through times na ano ko siya, na maganda siya tingnan. Maganda siya. So ito... Pero hindi maganda yung lasa. Grabe ka naman. Ikaw makakapagsabi. Ikaw makakapagsabi. Sige, sige. So, gagawin natin. Kung paano ko rin siya piniplay, papakita ko sa inyo. Okay, sige. Go. So, ito. So, ang ingredients ay normal lang. Wala siyang ano, preservative. Parmesan, pancetta. Pancetta, kasi yung pancetta ko, nandiyan na yung saltiness, nandiyan na yung fat, garlic, konti. Mga 1 clove lang gagamitin ko kasi hindi ko manluluto yung lahat. Tapos, egg yolk and wine. Wine ba yan? Ito. Sorry naman. And then, kasama yung olive oil? Olive oil. Walang pepper tsaka salt? Salt and pepper. Salt siyempre, pepper. Matic yun. Matic yun. So, ito, una, gagawa tayo ng twill. Nang? Parmesan twill. Parmesan twill. So, ito yan. Apoy. Kaya. Spread nyo lang siya. Version mo yan ng carbonara. Sumayin na lang. Hindi mo pa ito naluto sa akin. Hindi pa. Naluto ko lang ito sa... Sa ex mo? Ang tawag yan? Twill? Twill. Parmesan twill. Parmesan twill. Ay! Ano yun? Hindi siya nag-melt, di ba? Nag-melt siya. Nag-melt. Kailangan natin ng mga garnish muna. So siguro matututunan din ito. Ano yun? Shot glass saka egg. Pag pinukpok mo ganun, kailangan ko lang ito. Ito. So, sterilize natin ito. Yung? Ito. Ay, yung shell. Oo, yung shell na. Ko, akala ko naman ito kanya. Grabe ka na. Wala ka naman ka ano. Akala ko naman kung ano yung gagawa. So, kailangan yan, papalagay natin sa tubig, kumukulo, para matanggal yung salmonella. Ano na yan? Sabayon. Sabayon? Mm. Sabayon. So, kailangan, dapat to double boil. Eh, wala yung pan ko na maliit. Dapat dinodop yung dito. Dito ko ginagawa. So, ilalagay natin itong dalawang egg yolk. Kailangan mahinang-mahina lang yung apoy. Hindi siya kailangang maluto. Lagyan natin ng white wine. Kailangan hindi siya maging scrambled egg. Kailangan maging nalang apoy. Pag naramdaman yung mainit. Mix lang mo rin. Gigintik pa yan. Masyado siya.
Tapos ilagyan ng salt? Mm, salt. Tayo nyo lumalapot na siya. Parang pwede siya sa sauce, ano? Okay siya. Ano yun? Ano nga yan? Pancetta. Pancetta. Dati ginagawa ko dito, pinapasok ko sa oven, mas madali. Pero ngayon, madali rin naman siya sa pan. So, gagawin lang natin siya crispy. Ah, kasi nga carbonara. Yung iba ginagawa bacon, di ba? Pero iba yung saltiness kasi ng pancetta, which is authentic na ginagamit. Sige tayo. Ayan na. So, set aside natin ang ito. Ang garnish natin. Crispy na. Pag nalilinan pa yan, hindi yung crispy dito. Tapos ito, yung fat niya, baka hindi na natin kailanganin ng olive oil kasi ito na rin yung gagamitin natin. Natural oil parang galing sa ano, pancetta. So itong shell, lalagyan natin dito. Kumukulo, bago natin pakuluan yung pasta natin. Okay na yun. Tapos, tinggalin natin. So kahit ipatanong siya sa plate, sure na safe siya. Kasi malinis na wala na salmonella. So set aside. Ayo, lagyan na natin ito. So habang nakalagay yun, lagyan na natin itong pancetta. Na ating crispy yung pancetta din yan. So, mag-slice tayo ng mga siguro centimeter, tapos saka natin siya ganito. Hanggang sa lumabas yung matika. Tatimingan natin ito kasi mabilis naman ito magluto. Mabilis magluto ito. Crispy na. Hintay lang natin to. Pwede na natin ilagay agad. Ito to. Lagay natin to. One serving. 1.8 grams. Yan lang. Siya.
egg yolk. Paglagay ng egg yolk. Kailangan hindi siya, tanggalin mo siya sa pan para hindi siya maging scrambled egg. At sobrang init, nagiging scrambled egg. Parmesan. Salt, pepper. Tayo muna. Paglagay mo ng egg yolk, tanggalin mo siya. Kasi pag tendency niyan, pag hindi mo tinanggal, hindi siya magiging ano, hindi kakapit yung mga parmesan. Para siyang may buha-buha ngayon. Now, plate kagad. Plating na ulit. May dilaw-dilaw siya, hindi siya yung ano eh. Hindi yung egg. Yung dilaw mo ng mga parmesan. Yung parmigiano-reggiano. Now, tapos ito, lalagyan natin here. Tapos ginawa natin twill. Carbonara yan ah. Oo. Oh, one version ko. Usually ang carbonara naman, hindi naman kakapunod. May cream. With the shell. Okay. Tignan na ulit. Taste test na. Tapos depende sa kakain yan, babe. Kung gusto niya ng, kung kontento na siya sa lasa ng pasta, hindi niya nagagalawin to. Pero usually, hindi iba, niya nagagalawin to? Yung iba, binubuhos nila. Ah, talaga. Okay, tikiman na ulit. Sarap. Tapos may mga sandi, yung mga dilaw-dilaw na yon. Hindi siya egg. Yun yung mga na parmesan. Okay. So ito na, titikman na natin ang carbonara rendition ni Chef. So pwede mo siya i-try. Set aside mo na to. Ikaw bala, paano mo siya kakainin? Tikman ko muna yung gilid. Oh, sige. Wala mo ng ton. Wala mo ng egg. Ken. Iba nga, no? Kasi yung mga parmesan nakakapit na sa noodles. Hindi siya yung ano, hindi siya, pwede siyang ganyan lang. Pwede nyo rin lagyan ng, kung gusto nyo ng cream, a little bit of it. Saka maalat na rin yung iba? Ng, ano. Iba tong ito, ano? Ito, malito. Iba tong carbonara mo. Kakaiba. Sarap. Sarap. Yung twill. Yun yung may twill. Itong lahat, di ba? Pag kinain mo siya, ngayon. Pero siyang dry na carbonara. Pero walang cream, walang... Wala. Italian kasi, Italian usually. Ganyan naman ginagawa nila. Tikman naman natin to. With that. So, buhos mo siya. Buhos ko na lahat. Ikaw, bahala ka. Gusto mo ba buhos mo lahat? Try natin yung konti na. Konti. Parang madami yan.
Iba, no? Hmm. Iba yung lasa. Iba siya, pag mas masarap siya. Pag may ganyan din. Pag may ganito. Kaya nga, kaya ako nilalagay din yun. Mm-hmm. So, ibubus mo siyang gano'n. So, sarap siya pag meron ganito. Ang Instagram ba? Hmm. Sarap. Bongga. Pangano, pang-type sarap yan. Ang presentation. Tsaka yung lasa. Very Italian. Madali lang gawin, di ba guys? Masarap din kasi pag gumawa ng fresh pasta, madaling kumapit yung lasa nung ayun din pala talaga. Mm. Yung parang iba yung may iba akong nalalasahan. Kasi fresh pasta yung ginamit. Oh, hindi rin siya, hindi siya, makikita mo talaga may bite talaga kahit lagi. Tsaka mabilis lang lutuin, hindi siya matagal lutuin. 2 minutes, done na. Pag boiling water, 2 minutes lang lubog mo, done na siya. Depende rin sa thickness kung gano'ng kakapal yung gusto nyo pag tubago ka kayo. Super sarap. Sana may natutunan kayo. Okay. Super sarap, guys. Nako, i-try nyo na to. Napakadali lang gawin, di ba? Oo. If wala kayong pancetta, you can use bacon anyway. So, no worries. So. Bacon. Yeah. So, thank you so much, guys. Thank you so much for watching. Dahil... And don't forget to like, share, and subscribe. And those Scuba vlog. Don't forget to click the notification button para... updated kayo pag may vlog kami bago. Yes. Updated kayo sa mga kagalapan. Tapos, ako updated din ako doon. Maghugas pa ako. Thank you guys. Thanks for watching. Thanks for watching. Thank you. See you again next time.